Hello mga ka-yummy food recipes! Narito na po ang final product ng ating yummy and healthy pinakbet. Ipapakita ko po sa inyo kung ano-ano mga ingredients, pati na rin kung paano ito lutuin. Yes, let's begin! Umpisahan po natin sa mga ingredients. Meron tayong pork, eggplant, squash, bitter, bagoong at iba pa. Iisa-isahin po natin yan sa focused version ng ating camera. Unahin natin ang ating pork. We have homemade bagoong. Meron tayong onion, garlic, tomatoes, at Norpork cubes. Meron din tayong okra. Meron ding eggplant. Meron ding squash or kalabasa. Meron din tayong bitter. Meron din tayong string beans. At so, yes, let's begin cooking na po. Buksan lang po natin yung stove at iset lang natin ito sa medium fire. Pagkatapos po niyan, maglagay tayo ng oil sa ating lutuan. Siguraduhin pong mainit na yung oil bago natin i-fry ang ating pork until mag-golden brown po ito. Mas maganda kasing naka-fry ang ating pork para extra special siya and at the same time para crunchy siya kapag kinakain na natin. Ayun. Haluin lang po natin mabuti at maglagay tayo ng salt para malasa ang ating pork. As you can see po, medyo golden brown na po siya. Ito, lutong-luto na po talaga siya. So, isi-set aside lang po natin ito. Tatanggalin lang natin siya. At nandiyan na nga po ang final product. So, yan pa lang talaga. Super yummy na. Pero, gagamitin natin yan later. So, isosaute po natin ang garlic sa same pot na ginamit natin sa pag-fry ng pork. Haluin lang natin ng maigi. Make sure na golden brown po ang ating garlic bago natin isunod ang next ingredient. Haluin lang po natin maigi. So, next, ilalagay na po natin ang kapartner niya, ang onion o ang sibuyas. Gaya ng dati, hahaluin lang din po natin ang maigi hanggang sa maging golden brown o maging luto na yung sibuyas. Pagkatapos niyan, ilalagay na po natin ang ating tomato or kamatis. Ngayon, pagkatapos niyan, haluin lang ulit natin ang maigi. Pagkatapos niyan, ilalagay na po natin ang ating fried pork. Yung frinay nating pork na sinet aside kanina, hahaluin lang natin siya para mag-mix yung kanyang lasa sa iba pang mga ingredients. Tapos ilalagay na natin ang ating homemade bagoong na nakakapag-special pa sa ating luluto. Pagkatapos po niyan, hahaluin lang din po ulit natin ng mabuti para ma-mix lahat ng ingredients natin. Ayan, tingnan nyo naman, mukha na siyang masarap kahit yan pa lang. Pagkatapos nyan, idadagdag na po natin yung ating squash. Ito kasi yung medyo matagal maluto sa lahat ng gulay, kaya ito yung una nating ilalagay na gulay. Yan, haluin ng maigi. Pagkatapos, maglagay po tayo ng kakaunting tubig, pwedeng isang baso o kalahating baso lang po. Depende sa inyo. Ayan. Pagkatapos niyan, takpan lang natin ng konti para pa kuluin yung sabaw. So, ayan. Medyo kumukulo na siya. At medyo malambot na rin yan siya. So, since boiling na po siya, ilalagay na po natin yung ating talong. Haluin lang po ulit natin ng mabuti yung talong sa iba pang mga ingredients na niluluto natin. Pagkatapos niyan, ilagay na natin ang ampalaya o bitter. Gaya ng dati, imimix well lang din po ulit natin. Ayan, napaka-colorful niya na po tingnan. Tapos ilalagay lang po natin yung ating okra para may additional flavor or kulay yung ating gulay. Diba? May yellow, may green, may violet. So, yan. Tapos yung string beans naman ang susunod. Sitaw po yan. Haluin lang natin ng maigi. Ayan. Mix-mix lang. Pagkatapos niyan, ilalagay natin ang ating secret ingredient. Ito nga po ang Norpork cubes. Sobrang nakakapagpadagdag kasi ng lasa ang Norpork cubes. At tatakpan lang po natin ito at bubuksan ulit natin to check kung malambot na ang ating mga gulay. Pwede mo nang tikman ito, lasahan mo na po. Test yan!
finished product agad tayo. As you can see, sobrang sarap niya. Make sure to like this video and subscribe to this channel for more. See you next time. Bye!